So bigyan na rin natin ng start and ginasolinahan din ni Sir Mike. Napakabait talaga ng Yamaha Repsol eh. Grabe eh. Hospitable masyado eh. Ginasolinahan na nila kasi kukunin din naman daw ng customer. Cold start ng 2022 Yamaha Fascio 125. Parang wala siyang ano no? Wala siyang gaanong yung tipong kapag ini-start mo dahil pa sa electric assist yun no? Yung smart motor generator. So meron siyang smart motor generator. So it's a very exciting day today mga kapibib. I'm here at Yamaha Repsol Motor Hub Corporation Davao. Nasa Ulas po sila. Before anything else, I would like to say thank you to Ma'am Kichi. Para sa akin, isa to sa pinaka-hospitable na mga tao na mamimit mo dito sa Davao or dito sa Pilipinas. And big shoutout na rin nga pala kay Sir Mike. Ayan, new friend natin yan si Sir Mike. He's a friend from work! Siya yung nag-activate nitong motorsiklo na to. Papakita natin kung gaano kaganda itong motorsiklo na to. This is by the way the Yamaha Fascio 125. And pag-uusapan natin itong motorsiklo na to. May papa-shoutout ka? Shoutout sa Macy's ko sa twins ko. Ayan, big shoutout nga pala kay Madam and sa Kambal. Heto na po, let's proceed to the vlog after this video. Thank you to Ma'am La Arnie. Your height po, Ma'am La Arnie? 5'1". Oh. So, 5'1 siya mga kapipip. We're going to try the seat height approach of this motorcycle. For your seat height reference, this is Ma'am La Arnie. She is 5'1". And ayan, tipito talaga. Tingkayad, naka... Ano, pero kung titignan mo naman, kaya mong i-1 foot, ma'am, na komportable. Ayan o, naka-1 foot po siya. And... ganda ng positioning and for a 5'1", very approachable, rider friendly ang motorsiklo. Although makapal talaga and malapad yung kanyang seat, masasabi mo talagang magiging komportable ang isang 5'1" rider for this kind of motorcycle. So, big shoutout kay Ma'am Lard. Let's proceed with the design first. Ayan o, ang ganda ng disenyo niya and the paint job, I love it. The logo, I love it. It's a plastic material here. Pero it doesn't look cheap, it looks primo. LED po tayo pagdating sa headlights. Bulb naman po tayo pagdating sa turn signals. But hindi siya ganong kita, yung bulb niya hindi ganong kita. And para sa akin subtle to maganitong motorcyclo because of this one. Yung tipong nabublur yung pagiging bulb nila, which is quite fine. This one as well is bulb. And I'm seeing bulb on the tail light. Plastic din po dito. Ang ganda ng pagkakagawa. This is one of the most beautiful scooter na makikita mo ngayong 2022. Oh yeah. And bakit ko nasabing ganun? Kasi when it comes to its pricing, hindi siya yung pinakamataas. Sabi ko nga, dapat minahalan nila to. Pero balak kong kumuha ng ganitong motorsiklo. Kaya Yamaha, please, huwag nyo munang mahalan. Nagmamahal na lahat ng motor and hopefully ito hindi muna nila mahalan. The grab bar, maganda din. The seat, I thought the seat will be talo. This one, primo pa rin ang pagkakagawa. And may konti siyang toning dito sa rider at saka sa pillion. Pillion bias siya or OBR bias siya if you're going to check. Pwedeng umangkas ang lalaki sa ganitong upuan. Makapal din. Check it out. And even this one, makapal din. Pwedeng pwede pang long ride. This one has long ride capability by the way mga kapipi pa. I-discuss natin yan later on. And hindi ako makamove on sa front side niya mga kapibib. I mean, look at that kind of motorcycle with that kind of pricing. 88,900 pesos only. This is FI by the way mga kapibib pa. We're going to talk about that one later on. Turn on na natin itong motorcycle na to. And may fuel indicator siya. Let's check if meron siyang fuel consumption. Battery lang po ang available and the auto. As you're seeing right now, it's so new. And I love the styling of Yamaha. And I'm tired of the landscape mode display. Let's try something else. So ayan, naka-portrait mode siya. Ang ganda. Headlights and everything.
Nandirito din po ang busina. Ang ganda ng busina niya. Ito yung hazard niya. Ayan. And tignan natin yung lights. Ay, hindi mo siya ma-high beam hanggat hindi nagagasolinahan. And, or hindi naka-start. And that's the signal lights over there. And let's check out the lightings on the rear. I mean, go check it out. Ang ganda nitong motosiklo na to. And sa mga nagnanais magkaroon ng classic scooter, affordable classic scooter, I'm suggesting this motorcycle right now. This is so freaking hot. In-anticipate talaga to ng maraming mamimili. Big shoutout nga pala kay Brother Charles. Nagbabalak siyang kumuha nito. Kung kukuha ka dito sa Davao City, by the way, you should be a resident in Davao region para pwede kang umutang. If you are somewhere from Northcote, bilihin nyo na lang po in cash. I still suggest go get it from Yamaha Revzone Motor Hub Corporation. Napaka-hospitable ng mga tao dito. Let's turn this one off. And ayun o, Blue Core. Kakausapin natin si Sir Mike later on in regards of the Blue Core. Don't worry about that. Matatakal talaga natin yan. And may manual tayo, kaya may babasahin tayo. And park brake niya, mga kapibib. Little bit old school din. That's how you go with the park brake. Pasubida, pasaka. Hmm. Padidit. Santa mozzarella. In Bisayan term, kung nagpa-park ka ng pasubida, ayan, pwede mo siyang ganyanin or pababa. Ganyan yung styling. Comment down below if I said the term right, mga kabibib. And may hook siya dito. And may hook siya dito. So, hindi lang pang forma tong motorcycle na to. And if you're checking it out, may gulay board din siya. This is where the battery is situated. Inactivate yan ni Sir Mike kanina. And the Yamaha Connect. Buksan natin ito. Ay, paano buksan? Ayan. The Yamaha Connect is right here na. So, kung kukonek ka kay Yamaha, lapit ka lang ng konti dito. Gas tank. If you're going to check that, I think you cannot put a half-face helmet on that one. But if you're going to check, malalim-lalim siya. This is my hand right here. Ayan o. May umbok siya, so pwede. Ay, pwede bro. Ay, sorry. If you're going to check, pwede mo lagyan ng half-face helmet yan. And ayan, ang ganda ng kanyang glove box. Malalim. It's deep, my dear friends. And this is what I like. This is not a USB charging port, pero meron siyang socket dito. This one right here, maganda din, malalim din. This is what I like, hindi tinipid. So kung titignan nyo yung wheels, napaka-umbok niya, mga kapibib. Specification niya sa front tire, 110, 70, 12. And tubeless na rin siya, mga kapibib. Wala po siyang ABS, but it has a disc brake on the front side. Naka-drum brake po siya sa rear, mga kapibib. Pagdating naman kay rear tire, 110, 70, 12, din magkasing laki at saka magkasing tambok din sila. Tambok tignan yung gulong niya sa harapan, pero tamang-tama lang po sa likuran. It has a foldable pillion peg. Naka single-sided swing arm siya. Natatakpan nga lang ng kanyang exhaust on this part, pero para sa akin, ang ganda ng design ng wheels. And naka single monoshock din po siya. Tignan natin kung naka preload adjustable. Hindi po. So this motorcycle right here has a 125cc air-cooled engine, 4-stroke, single overhead cam po siya, and 2 valves, and it can run about 9 horsepower with 9.9 Nm of torque. And meron siyang assist coming from its electronics na pwede siyang umabot ng 10 horsepower and 10.6 Nm of torque. Ang kanyang seat height, 750mm. Ang kanyang wheelbase, 1280mm. Ground clearance niya, meron siyang 135mm, which is not bad and not too high also. And ang maganda dito, meron siyang 95kg wet weight, mga kapibib. So isa to sa pinakamagaan na 125 na makikita mo ngayon. And hybrid pa siya, not to mention. May Y-Connect din. And meron siyang 5.1-liter gas tank capacity. And based on the research, mga kapibib, ang kanyang gas consumption, kayang umabot ng 60 km per liter. Pwede pa daw tumaas yon, and usually pwede ding bumaba, lalo na kapag nasa walwal mode ka. Sir Mike, may sasabi ka kasi in regards of the hybrid, kung bakit siya considered na hybrid. Considered siya na hybrid, sir, kasi yung motor niya is mayroon na siyang smart motor generator. Yun na yung connection niya is
meron siyang ano, electric. Mm-hmm. So yung smart motor generator, yun din yun siya nagpapa ano ng gasolina. Nagpapa-reduce or nagpapa ang tawag yun, fuel consumption. Nakakatipid ka kumaga. Oo. Lahat so, may assist siya, di ba? Oo. Kaya tinawag sa hybrid is yung lahat ng electronic niya is ano na, lalim sa ilaw, signal lights, brake lights, yan na, yung stable niya. Tapos may isa ka pong binanggit, may katulad siya. May katulad siya na ano sir, yung kay Yamaha Mio Gear. Gear. Merong SMG, smart motor generator. Fuel efficient, blue core na din siya. Tapos yung isa sir, yung start and stop system. Pero hindi ko pa siya nakikita kasi sir, na naka-hybrid yung lagay. So, As of now sir, wala pang ano niyan sir, wala pang full review ng hybrid Mio Faggio ngayon. So wala ka rin test, no? Nabili, nabili kasi to lahat mga kapipip. Actually, tatlo ata yung nabili dito. Tapos yung dalawa yung may iiwan. And Isa lang? Na red one, no? Wala, nabili lahat. So ayun, napakabilis, parang mani. Bukod na nga sa kanilang hospitality, masasabi mo talagang maganda din ang presyuhan nila dito. Pwede mong utangin itong motorsiklo na to, magpapa-in-house loan daw sila dito. Meron silang 6,845 na down payment. Ang kanyang 24 months, 5,406. Ang kanyang 36 months, 4,133. And ito yung masasabi ko talagang okay na okay siya. Meron siyang 15,000 down payment and ang kanyang 24 months 4,915, ang kanyang 36 months 3,757. Napakababa po noon para sa isang motorsiklo na ganito. And I know what it's worth mga kapipip kasi nga napakabago nito and yun nga may electric assist din siya. Yung tinatawag din ng Blue Core Hybrid. Kailangan talaga nating mag-research ng maayos kasi nagiging innovative na ang mga company ngayon. So para kanina itong motorcycle na ito, I would say sa mga gustong matuto, sa mga classic collector ng motorcycle, this one's for you. And seat height reference din, nakita nyo naman 5'1", abot na abot, walang problema. Magaan din siya, less than 100 kilos lang, iisipin mo. For this kind of motorcycle, this is a very competitive one para sa akin. Congrats to Yamaha for doing this kasi nga inuna na talaga nilang ilabas ng motorcycle na to. And yun nga, napabisita tayo dito kasi nihiram natin si Racer 9 GT and then kakarating lang din pala nito. So inuna na natin to, marahil mauuna tong i-upload ko before the Racer 9 GT. Pero look at that, for this kind of price point, I would suggest go with this one. And bibira lang tayo mag-vlog ng motor na sinasuggest ko talaga. And yun nga, tinignan din natin yung presyo. Tumigil tayong tumingin ng presyo, pero ngayon tinignan natin yung presyo kasi nagbabalak talaga tayong mag-utang ng motorsiklo. Which is para sa akin, pagpapaalam natin kay Mrs. to kung pwede na bang utangin itong ganito. And napakaganda lang talaga ng motorsiklo para sa akin. So, pagdating na rin sa kanyang pagiging matibay kasi Yamaha is known for its performance and reliability, I suggest you should go with this motorcycle. So that's it mga kapibib. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next video. Peace!